CCT ang ito planong sinasakyan ni Pope Francis mula sa dalawang araw na pagbisita sa bansang Sri Lanka. At mula nga sa Villamore Airbase ay nagkaroon siya ng isang maiksing motorcade papunta ng Apostolic Nunciature kung saan siya maninirahan. At nandito nga ako ngayon sa harap ng Manila Cathedral kung saan magaganap ang kauna-unahang misa ng Santo Papa dito sa Pilipinas. At kung makikita nyo nga sa aking likuran ay halos hindi na makulungan karayong ang dagsa ng mga tao dito. Ang iba nga sa kanila ay halos dito na nagpalipas ng gabi. May mga nanggaling pa ng mga probinsya at meron din tayo mga bisita na nanggaling pa ng ibang bansa. May ilan nga tayong nakausap kanina na ang sabi nila, kahit na daw walang kasiguraduhan na makikita nila ngayon ang Santo Papa, marinig man lamang nila ang boses nito mula sa mga speakers ay masaya na sila. Sinanay Estrella, taga Quiapo, mahigit 20 taon nang hindi nakikita ang kanyang dalawang anak. Sana magkita kami kasi miss na miss ko na siya. Sobrang sakit sa akin nang kaiwalay kami. Halos masiraan ako ng batsa kakaits kanila. Sana sa pagpunta ng Papa, matupad sana yung wish ko na magkita na kami. Si Nanay Liza naman, kahit mag-isa lang ay hindi alintana ang makipagsiksikan sa mga tao sa pag-asang mababasbasan ng Santo Papa. Sana mabasbasan, magaling ako kasi nagda-dialysis ako. Dialysis ko? Ano po yung cancer? Kidney failure. Ngunit, kung may mga taong ang hiling ay para sa sarili, meron din namang mga humaling ng para sa bansa. Peace para sa buong Pilipinas. No? Para kung wala nang masyadong maraming mga nangyayaring di maganda. Bago magtungo ang Santo Papa dito sa Manila Cathedral, ay bumisita muna siya sa Malacanang Palace para sa courtesy visit with President Aquino at signing of Book of Visitors. Nakipagpulong din siya sa mga diplomatic corps bago tuluyang bumiyahe patungong Manila Cathedral para simulan ang unang misa niya dito sa Pilipinas. Samantala, nang sinimulang patunugin ng dambana ng katedral na hudyat ng pagdating ng Santo Papa, ay hindi magkamayo ang mga tao sa tuwa. Ang iba pa nga mga bata ay sumalabay sa balikat ng kanilang mga magulang at yung iba naman ay umakyat pa sa mga establishmento, masinayan lang ang minamahal na Santo Papa. Bukod sa makapal na bilang ng tao sa lugar, ay nakadagdag pa sa pagpapasikip ng kalsada ang mga nagkalat na street vendors at mga nagbebenta ng papal souvenirs gaya ng t-shirt, panyo, papal calendars, pins, maging ang maliliit na papal posters. Mula dito sa Manila Cathedral Church ay tutungo ang Santo Papa sa Mall of Asia Arena para sa meeting with families. Manatiling nakatutok sa The Observer/Online para sa iba pang balita kaugnay na pagbisita ng Santo Papa. Georgette Bola, Observer.